Good day sa ating lahat. Kasama ko ngayon ang isa rin teacher dito sa Bukidnon National High School. Kita nyo, maganda, candidate na candidate. Nag-uusapan ko kanina sa training namin ang tungkol sa rental. Ano pa lang pangalan mo muna? I am Irish Filipino. Okay. Ilang taon ka na? Ewan na lang. Okay. Ilang years ka na nagtuturo? 3 years. 3 years, okay. Tapos, anong ginawa mo ngayon in terms of rental? What I did is, nag-loan ko din. I invested in sa for the housing repair. Then, since na, dili siya di, kulang yung ano ko, yung monthly. And I decided na ipaparent ko na lang yung nasa ground floor. Then, and second to third is, dun ko may mag-stay with my family. Okay, so very good strategy yung ginawa ni Ma'am. Sana tularan kayo ng maraming teachers dyan sa likod. Okay, kasi maganda yung example yan. Ang na-realize niya, hindi daw enough yung kaniyang income for the amortization. So nag-create siya ng income through rental. Okay, so meron na ba tayong target market kung sino yung magre-rent? Employees, then students. So, employees and students. And usually, yung mga teachers, hinahanap yan ng mga magulang kung saan mag-boarding house yung mga bata. Dahil, syempre, meron silang sense of security pag teacher yung landlord or landlady. Tapos, maganda pa yung ginawa niya dahil namalayan mo na bang bumaba ang rent? No. Laging tumataas ang rent. Magkano yung target na rent income na tinitingnan mo? Usually, magdedepende kasi yun sa space and the location. So, I think if employees, so it may be 5,000 since medyo nasa city din yung location. So, affordable din yun sa mga society pa ng trabaho. Okay, so 5,000 pesos. Magkano yung amortization ng bahay? 9,000. So, sabi mo naman, yung kalahati ay titirhan mo. Diba? So, that will come from your active income. Tapos, yung sa baba ay 5,000 pesos yung pang dagdag sa amortization. After 10 years kaya, ma'am, yung 5,000 na pinaparentahan mo, magkano na? Maybe 5 to 10. Malamang nasa 10,000 na yun per month. Okay. Tapos yung loan mo, so nabayaran mo na? Yes, sir. Ah, so very good. Okay. Wait lang. So, ito po, na-check lang, na lalagyan natin ng maraming check mark na ready na siyang magpakasal. Pero ito lang ma-advise ko ha, hindi natin kailangan ng lalaki para sumaya tayo. Tama? Okay, so ako si Sir Mix, dito sa Bukidnon, nagsasabing ang magyaman na mag-aaralan.